Sumuko na at humarap sa media ang driver na nang hit and run sa isang security guard sa Ortigas sa Mandaluyong noong June 5. Nag-sorry siya sa biktima pero hindi na rin niya maalala ang ginawang pananagasa. Nasa front line ang balitang yan si Ryan Ann. 10 araw mula na makuna ng pananagasa ng puting SUV na yan sa isang security guard na nagmamando ng traffic sa Ortigas sa Mandaluyong. At pagkatapos nisiputi ng mga patawag ng Land Transportation Office, lumutang na rin sa wakas ang driver ng SUV na si Jose Antonio San Vicente, 34 taong gulang. Personal siya nagpunta kanina sa Camp Crame kasama ang kanyang mga magulang at abogado. Naging matipid ang kanyang mga sagot sa harap ng media. Giit niya, hindi raw niya maalala ang eksakto nangyari noong June 5. So hindi ko na talaga maalala kung ano iniisip ko noon. Kaya nga sinabi ko, ang gulo isip ko noon hanggang ngayon, mahirap mag-isip, baka hindi ko masasagot ngayon, baka mali pa masabi ko sa inyo. Pinabulaanan din ni San Vicente na gumagamit siya ng ilegal na droga at handa raw siyang sumailalim sa drug test kung papayagan ng kanyang abogado. Humingi siya ng tawad sa sinagasaan at iniwan ng security guard na si Christian Joseph Loralde. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko kung hindi may apologies sa nangyari. May apologies sa kay Mr. Loralde at kanyang pamilya. Nagdesisyon daw ang pamilya San Vicente na lumutang matapos ang pahayag na ito ni PNPOIC General Vicente Danaw. Warning sa iyo, Mr. San Vicente. Kung marunong kang umintindi sa sinasabi ko, huwag ka sanang umabot sa punto na magiging Santo Vicente ka. Kasi naglabas na si General Danaw yung sa news. Natakot na talaga ako. Then I said, gawin na natin. We have to go to General Danaw already. At dyan na kami mag-surrender, magpakita. Wala naman daw silang intensyon magtago. At that time, confused kami lahat. So the first thing na ginawa ko, tumawag na abogado. So hindi na ako capable mag-isip na maayos. Hindi po ba natural lang sa unang may ganyang kagrabing insidente, abogado na tatawagin mo kasi hindi na clear yung mind ko kasi anak ko eh. Giit pa ng ina ng SUV driver. Sobra nang naapektuhan ang kanilang pamilya sa mga naglalabas ang balita. Hindi ho kami makatulog, hindi kami makakain. Siyempre, anak namin yung involved. Saka nag-viral na eh, di ba? Masisira na yung buhay ng anak ko. Ito, aksidente naman talaga to. Lumaki lang talaga ng lumaki. And I feel so sad. Kasi ano na mangyayari sa future ng anak ko? Sino ba may gusto ng takbuhan yon? Ayon sa PNP, may tuturing na itong case solve ngayong lumutang na si San Vicente. Nasa piskalya na raw ang pola sa kalalabasan na reklamang frustrated murder na sinampa ng PNP. So they will have their day in court or his day in court, no? So para po dadaan pa po kasi ito sa preliminary investigation kasi hindi na po natin siya pwedeng inquest due to the lapse of time. So doon sa PI at pag makita ng fiscal na meron talaga probable cause or makita nila na meron kaso talaga, so it will be filed and let the court decide. Isinuko na rin ng pamilya San Vicente ang SUV. Nauna naman na naglabas ng desisyon ng Land Transportation Office na permanente ng suspendido ang driver's license si San Vicente. Nangako naman ang pamilya San Vicente na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagkapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5. Nag-sorry man sa kanya, itutuloy pa rin daw nang nag-viral na nasagasa ang sekyo sa Ortigas ang pagsasampa ng kaso sa nakadisgrasya sa kanyang SUV driver. Sa panayam sa kanya ng News 5,
Sinabi ng gwardyang si Christian Joseph Loralde na nagpapasalamat siya sa paglantad ni Jose Antonio San Vicente. Tama lang din daw na sagutin ni San Vicente ang gastos ng secure sa kanyang pagpapagamot. Kaugnay naman ng mga nagsasabing may special treatment sa nanagasang SUV driver, naniniwala naman daw si Loralde na ginagawa ng PNP ang lahat para matulungan siya. Hindi lang tama yung tinakbuhan niya ako saka yung mga ginulungan niya ako. Ipapasalamat ko ako na lumabas na ho siya, lumutang na ho siya sa media para marinig naman po natin yung side po niya.